welcome back po sa ating YouTube channel. So sa video presentation na to guys, ay ipapakita ko po sa inyo ang dual booster pump with auto manual mode operation using pulse unlatching relay and float switch. So dito guys, ina-upgrade ko po lang yung una kong video dahil auto mode lang po yun. So dito guys, nilagyan ko po siya ng manual. Pag once na naka-manual po tayo, ay may selector po din tayo sa mga pump or sa pump na ating gagamitin. Kung mapapansin nyo, may existing wire na po na naka-fix, no? So, nilagyan ko na po siya para mabilis po tayo. Okay? So, gumamit po tayo ng dalawang circuit breaker, dalawang magnetic contactor with overload relay, isang pulse relay na single pull, and dalawang general purpose na relay. So, yan po yung ginamit natin. At dalawang float switch. Ito po ang signaling float switch and ito naman yung monitoring float switch. Okay, so dalawa po yan, no? So itong monitoring switch, naka-install po ito sa ating main tank. Okay, ito namang isa, itong signaling switch, naka-install din po ito sa reservoir tank. Okay, ito po yung naka-install doon sa taas ng ating building. Okay, so ito po yung naka-install doon. Okay, ito po yung ating selector pump. Ito yan, pump 1, pump 2. At itong isang selector switch guys, ay ito po yung sa auto manual mode. Okay? So pag ganyan guys, naka-select po siya sa manual. Pag dyan naman guys, naka-select po siya sa ating auto mode. So pag naka-select po tayo sa manual mode, may pilot indicator po din tayo na naka-indicate doon na manual mode tayo. So dito naman sa kabila guys, pag isi-select natin siya sa manual or auto, ito manual, ito naman yung auto. Pag isi-select natin siya sa auto, ito naman guys ang nag-i-indicate na naka-auto mode po tayo. Okay? So, nilagyan ko na po siya ng mga wire para mabilis po tayo matapos. Okay? So, ito naman yung ating mga lead indicators. Okay? Or mga pilot indicators natin guys. Ito po yung ating off indicator. Ito naman yung ating trip 1 indicator. At ito naman yung run 1 indicator. Run 2 indicator and trip 2 indicator. Okay? So, kompleto po itong ating gagawin ngayon. Simula na po tayo guys. So, I hope na masundan nyo po yung ating gagawin. Okay? Lahat ng ating power supply guys na ating gagamitin dito sa ating accessories ay kukuha po tayo dito sa ating miniature circuit breaker. Ito po yon. So dito natin kukunin lahat ng power supply natin dito sa ating accessories. Okay? So bago po tayo magsimula sa ating gagawing pagwawiring, make sure guys na ating circuit breaker ay naka-off. Okay? Para masundan nyo guys ang ating pagwawiring, sundan nyo lang po yung ating schematic diagram guys na naka-display sa ating screen. Okay? So, sundan nyo lang po yan at pwede nyo rin kunin yan. Okay, so base dyan sa ating schematic diagram guys. So, ating line 1 guys, ito po yun. Pumasok siya dito sa ating monitoring switch, kung mapapansin nyo dyan guys. Okay? So, pumasok siya dyan sa normally closed na ating float switch. So, lagyan natin. So, lumabas siya dito galing sa ating monitoring switch. At ang labas niya guys, papasok naman siya dito sa ating signaling switch. Okay? So, sundan nyo lang po yung ating diagram. Okay. So, ito naman yung ating so, ngayon guys, uunahin natin yung auto mode. Yung auto mode na function. Okay, galing dito sa ating signaling switch ay papasok po siya. Lagyan natin siya ng jumper. Ay papasok po yan sa ating sa R2 normally
normally close. So dito tayo, guys. Close. Papunta sa latching relay. Iwan ang latching relay. Okay. Okay, so nilagay tayo. Okay. So yung labas ng ating magnetic contactor, guys. Ito po 'yon. Papunta sa A1. Yan. Ito po yung latching relay natin. So ito, guys, papunta sa ating magnetic contactor number 1, sa A1 ng ating magnetic contactor number 1. Okay, dito yan. Okay. At ang labas ng ating ito po yun, ito. Papunta sa ating overload relay sa 96, normally close dito. 96, line 2, sorry. Okay. Okay. Ito ang ating sa relay number 1. Ito po yun. Lagyan natin siya ng, isasabay natin siya dito sa ating magnetic contactor number 1. Sabay po to sila. Okay. So ngayon 96. Dito po yan. Papasok po siya sa A1 ng magnetic contactor number 2.
So A2 ito natin guys. Yung ito natin guys, papunta siya sa okay, 96 pala. Okay, so 95 papunta sa ating R1 na normally close. One normally close. Normally close. Ayan. Papunta sa ating float switch. Okay. Ito yun. So dito natin siya ilalagay. So pag ganyan guys, yan po yung auto. So auto yan. So ito po yung ating auto. So ngayon, so naka-auto na po tayo. So ang susunod guys, pag manual, yan po yung ating manual. So yung ating manual guys, okay, ito po yung selection ng manual. Papasok po ito sa ating
R2 na power supply, no? Yeah. Okay, so kukuha tayo dito sa line to. Dito na lang natin kukunin dahil okay, so ngayon guys, so dito sa R2 kukuha din tayo na normally open. Papasok dito sa ating manual selection of the R2. Okay, gamitin natin ito. Papunta sa normally open sa ating R2, normally open, kabit po tayo. Normally open tayo. So dito na po tayo sa common. Common ang ating selector switch ng pump. Okay. So pag ganyan, yan po yung pump 1. Pump 1. Ito po yun. Yung pump 1 orange nakakabit sa A1. Pump 2 nakakabit sa ito. Yes, pump 2 is nakakabit sa ito. So itong ating auto, pag auto guys, dito natin yan ikabit. Okay, sa line 2.
ito po yun sa ating sundan nyo lang yung ating schematic diagram guys ha. Okay, so ito naman yung ating manual indicator natin guys, R2 normally open. R2 normally open. So dito yan. Okay, so dito yan sa so line 1 natin ito ilagay. Kubit natin siya sa line 2. Tayo sa ating sa R1 normally open ito yun. Okay, so dito na lang tayo sa headout. Itong mga lead indicator, pilot indicators natin guys. Tayo dyan. Dito na lang tayo sa mga indicators natin. So, off indicator. Ito yung off indicator natin. Yung
isa dito guys, papasok to sa ating line 1. At ito guys, pumasok po to sa ating normally close. Okay, pag normally close, dito po yan sa ating ito, magnetic contactor ito. So, sundan nyo lang yung ating schematic diagram guys ha, na naka-display sa ating screen. Nandito na po tayo sa off indicator. Ito yung sa line 1. So off indicator, tapos na. So dito tayo sa trip 1. Okay, so pag trip 1 guys, ito po yun. So sundan nyo lang po yung connection ng ating trip 1. Pag trip 1 guys, nakakonnect po yan sa ating magnetic contactor na overload relay na normally open. Okay, sa dito natin siya ilagay. Okay, ito. Ito po yung line 1. Kukuha tayo ng dito tayo guys. Okay, so sa run 1. Okay, pag run 1 guys, kabit natin siya sa ating dito sa ating run 1 sa dito sa ating holding contact, no? Sa E1 at saka ito. Okay, so itong ating run 2, so nakakabit po to siya sa ating holding contact ng E1 ito dito sa ating contactor number 2. Kabit natin. So ngayon, trip 2 na lang ang wala. Okay, so ito yung trip 2 natin. Kita na natin.
Hello. So sa trip 2 guys, ito po yon. So dito sa normally open ng ating overload relay. Okay, so ilagay natin yung isa. At yung isa nito guys, pupunta sa line 1. Maglagay tayo ng isa. Para sa ating okay. Jumper na. Jumper na lang tayo. Dito sa line 1. Okay, so arrange muna natin. Hindi nagtanggalan yung mga connection doon. Okay, so lagyan na natin siya ng power circuit para sa ating motor. Power circuit. Okay.
Okay. So tapos po tayo, guys. So ngayon arrange muna natin 'to. Okay, so linis muna tayo, guys, ha. So, connect na natin yung ating power supply na po tayo. Ito po yung ating pump 1 at ito naman yung ating pump 2. Okay? So, I hope na makita nyo dyan, guys. So, itong wiring connection na to, guys, ay tinatawag ko po itong dual booster pump with auto-manual mode of operation using pulse relay and float switch. So, may manual mode po siya, guys. Pag manual mode, may selector switch po tayo na pump 1 or pump 2 ang papaandarin natin. So, pag naka-auto mode tayo, guys, mag-alternate po yung ating operation sa pump 1 at saka pump 2. Okay? Ito po yung ating monitoring switch, which is naka-install po ito sa ating main tank or main source ng ating tubig, no? So, ito naman yung ating signaling switch. So, ang signaling switch natin, guys, ay naka-install po ito sa ating reservoir. Okay? Or, doon sa ating beast tank or ano ba yung pinaka source ng tubig nyo doon sa taas. Ito po yung naka-install doon. Okay? Again, ito po yung ating trip 1, run 1, off indicator, run 2, trip 2, at ito naman po yung ating selection sa auto. Pag auto, guys, ito po yung umiilaw. At kung naka manual mode po tayo, guys, ito po yung ang umiilaw. Okay? So, ito naman yung pump selector. Pump 1, pump 2. Yan po yung selection niya po, guys. Ito, selection niya, manual and auto. Okay, so testing na natin, guys. So, on na natin yung ating breaker. Yan. Off indicator po tayo. So, ibig sabihin, wala pang gumagana na motor. So, ready na po yung ating system. So, ngayon, guys, unahin natin yung ating automatic. Okay? So, pag auto, yan. Pag ibaba natin to, guys, ito po yung nasa taas. Ibig sabihin, pag ganyan, guys, puno yung ating tubig doon sa ating water tank. Okay? So, ibaba natin to, guys. So, umandar yung ating pump 1. Okay? Umandar yung ating pump 1. So, now, once na napuno yung ating water tank doon sa taas, guys, or reservoir na nasa taas, guys, ito yung tataas. Yan. Okay? Pagbaba nito, guys, ang susunod na andar yung ating pump 2. So, baba natin. Okay? So, umandar yung ating pump 2. At ito po yung indicator natin na naka-auto po tayo, guys. Ito po yung auto mode na pilot indicator. Puno ng ating reservoir tank. So ito po, guys, unti-unti po to siyang tataas. At automatic na naman tayo yung ating
motor. Okay? So, once na may gumamit dun sa ating tubig, dun sa ating water tank, ito po guys ay bumababa rin. Ito, no? Po. So, ang susunod na under dito, yung ating pump 1 ang susunod na under nito pag once na ito po ay bababa ulit. Yan. So, gumana po yung ating indicator na run indicator. Run number 1. So, naka-auto po ang mode niya po guys. Okay? Naka-auto po yung mode na yan. Kunwari, napuno ng ating water tank. Ito po ay yan. Namamatay siya, no? Automatic. For example, may gumamit dun sa ating tubig, no? Yan, bumaba siya. Okay? So, dahil naka-auto mode po tayo, kunwari guys na biglang uminit yung ating pump 2. Okay? Bigla siyang uminit. So, pag once na ma-detect ng ating overload relay, yung problema ng ating motor, so, iti-trip off niya yung ating motor, no? So, iti-trip ng ating overload relay para maproteksyonan niya yung ating motor. Yan. So, umilaw yung trip 2 dahil yun po yung gumagana na motor. At kung na-check na natin yung ating motor at na-confirm na natin na wala siyang problema, so, i-reset lang natin yung ating post button dito sa ating overload relay. So, automatic siya. Under ulit. Okay? For example, napuno na yung ating tubig doon sa ating water tank. Ito po ay tataas. So, ang susunod na under nito guys, yung ating pump 1. Testingin din natin yung pump 1 natin. Okay? So, kunwari, bumaba yung tubig. So, gumana yung ating pump 1. So, testingin natin guys yung ang kanyang overload protection kung gumagana po ba. So ngayon guys, for example, uminit yung ating pump 1, no? So pag once na ma-detect ng ating overload relay na mainit po yung ating pump 1, so iti-trip off niya dito sa ating overload relay, no? So makikita mo na naka-trip. Yung trip indicator natin guys ay umiilaw. So, ibig sabihin, may problema yung ating motor. So, ngayon guys, pag once na-confirm na natin ulit na ang ating pump 1 ay wala siyang problema. So, ang gagawin natin guys ay i-reset lang natin yung ating reset button, no? Yan. At umaandar naman siya ulit. Nasira. For example, ha? So, ang gagawin natin, guys, itong latching relay natin or pulse relay natin, guys, may selector po yan na dito nakalagay. Kung makikita nyo dyan, guys, ito po yung auto and off. Okay? Pag once na ating iselect po yan sa off, so, ibig sabihin, hindi na po siya nag-auto. For example, nasira yung ating pump 1. So, iselect lang natin siya dito sa baba, pump 2. Yan. So, automatic, ang under dyan, guys, yung ating pump 2. Yan. Automatic, pump 2 lang lagi ang gumagana dyan, guys. Okay? Yan. For example, na-repair na natin yung ating pump 2 at naibalik na natin, na-install na natin yung motor, no? So, ang gagawin natin guys, para mag-alternate ang dalawang motor na yan, so ibalik natin siya sa auto mode or dito sa ating auto selection para gumagana siya alternate, yung alternate operation. Okay? So, baba natin. So, automatic, under yung ating pump 1. Okay? Pagbaba nito guys, dahil ka-auto po tayo, dapat ang under mo yung pump 2 natin. So, bakba natin. So, gumana yung ating pump 2. Okay? So, for example guys, nasira yung ating float switch or yung ating signaling switch. Wala po tayong magamit kaagad, no?
So hindi natin mapalitan kaagad, hindi natin magamit yung alternate operation niya dahil sira yung ating float switch or yung ating signaling switch doon sa taas. Ngayon guys, isilik natin siya sa manual mode. So naka-manual mode tayo guys. Ito po yung manual mode na pilot indicator. Ngayon, depende po sa inyo kung alin po yung papaganahin nyo. It's either pump 1 or pump 2. Okay? So una nating paganahin guys dahil naka-manual mode po tayo. Ito po yung manual mode na pilot indicator. At ito po yung pump selector. So, for example, paanda rin natin yung pump 1. So, pagsilipaling natin dito sa ating pump 1, aanda rin yung pump 1. Okay? For example, ang gusto mong paganahin ay ang pump 2. So, isilik lang natin siya sa pump 2. Okay? So, gumana po yung ating pump 2. Auto mode po tayo. For example, naka-auto mode tayo. Yan. Naka-auto mode tayo. Yan. Okay. Diba? Naka-auto mode po tayo ganyan, guys. Yan. Pump 1. Pump 2. Pump 1. For example, guys, may nagpindot dito sa ating pump selector. Diba, naka-auto mode po tayo. So, kahit na saan natin ipaling yung ating pump selector, wala pong maging epekto, no? Walang problema. Nilagyan po natin siya ng protection para wala pong maging aberya sa ating control. So, kahit mo sa ipaling dyan, yan, kahit saan mo ipaling dyan, guys, walang interruption or walang problema na magagawa mo basta yung ating auto manual selector ay naka, for example, naka auto mode po siya. So kahit i-manual mo yan dito sa ating pump 1, pump 2 na selector, wala pong maging problema. Okay? So for example, yan. Manual, yung pump 1 natin gumagana. Pump 2. Okay? Pag isilik natin siya dito sa ating manual mode, for example, paganahin natin yung pump 1. Okay? Gumana yung pump 1. For example, gamitin natin yung ating pump 2. So, isilik lang natin siya, pump 2. For example, guys, yan, naka-pump 1 po tayo, naka-auto mode tayo guys. So ito, dahil ito po yung ating monitoring float switch, ito po yung nagmumonitor sa tubig natin dun sa ating main tank. So for example guys, naubusan ng tubig yung ating main tank o main source ng ating tubig, no? So naubusan siya. So pag once na maubusan ng tubig yung ating main tank, for example, ito, ibababa natin to. Naka-auto tayo. So automatic namamatay yung ating motors. So kahit up and down pa yan, so hindi mo siya mapapagana, no? Dahil walang tubig eh. Hindi mo siya mapapagana dahil walang tubig. Kahit i-manual natin guys, wala siya kasi wala siyang tubig. So hindi natin siya mapapagana. For example, nagkaroon na ng tubig yung ating main tank. So ito po ay tataas ulit. Ito po ay tataas. So aandar yung ating pump 2. So pag once na napuno na yung ating water tank sa taas, ito po ay tataas. At pag baba ulit, yan, nag-automatic na naman sila basta may tubig, no? Yan po yung, ito po yung pinaka safety switch natin para maproteksyonan natin yung ating mga pump while nagre-repair sila at naubusan ng tubig yung ating main tank. So may tendency na masusunog yung ating mga motor kung wala po tayong monitoring float switch na naka-install doon sa ating main tank. Okay? So yan po yung pinaka
purpose niya, bakit siya naka-install, no? Okay, so I hope may natutunan po kayo sa ating video tutorial ngayon. Paki-like, paki-comments kung may mga katanungan po kayo sa ating tutorial ngayon. Paki-like sa ating video at paki-share na rin po sa ating mga kaibigan. At kung bago pa po kayo sa ating YouTube channel, paki-consider na rin po ang pag-subscribe at paki-hit na rin po sa notification bell dyan para updated po kayo sa ating mga gagawin pang mga videos. So ito po ang inyong kaibigan, Rakabayan Tech. Hanggang sa muli, paalam!